Sa NBA debut nga ng number 1 overall pick na si Paolo Banchero ay pinatunayan niya nga kung bakit siya deserving sa number 1 pick ng Orlando Magic. Kahit nga natalo sila 109-113 ay hindi naman nag-disappoint itong si Paolo Banchero. Siguro ang Magic fans ay masayang masaya pa rin kahit nga natalo sila. Dahil mga idol, nagtala lang naman siya in 35 minutes ng 27 points, 9 rebounds, 5 assists at 2 block. At hindi lang yan dahil gumawa nga rin siya ng history. Sabi nga dito na si Paolo Banchero nga lang daw ang panglimang NBA player since na nag-merge yung NBA at ABA at first time since LeBron James noong 2003 to 2004 na mag-record nga kanilang NBA debut ng 25 points, 5 rebounds and 5 assists. Nabansagang ngang baby shock ito nga si Banchero dahil nga sa paglalaro niya. Very dominant in the paint, tapos Orlando Magic din kung saan doon si Shaquille O'Neal nag-umpisa. Pero mga idol, parang may flashes nga ni LeBron James dito nga sa rookie ito. Hindi lamang dahil pareha silang pagkalaki-laking tao tapos sobrang athletic, pero the way na umatake nga itong si Banchero, parang young LeBron, yung walang kinakatakutan, babangga kung babangga. At huwag din naman natin kalimutan ng number 4 overall pick na si Jaden Ivey na nag-NBA debut din ngayong araw. 19 points, 3 rebounds, 4 assists, 3 steals ang kanyang ginawa. Tinatawag nga siyang the next Ja Morant. Pero nga mga idol, very solid na performance nga rin ang kanyang ginawa para nga matulungan ang kanyang team na manalo. At kung natulungan nga ni Jaden Ivey ang Pistons na manalo, ay may gusto ring tumulong dito sa Lakers. Yan nga ang former NBA player na si Deonte Burton. Naglaro nga siya sa OKC noong taong 2018 to 2020. 2 years nga siya doon kung saan nag-average nga siya ng 2.6 points per game lamang. Sabi nga neto ni Deonte Burton na tinagpa si LeBron at ang Lakers, "I promise y'all, I can help you all." Well, very confident for sure ito nga si Burton matapos nga ng kanyang naging performance sa NBA for the last 2 seasons. Pero to be fair nga sa kanya ay 8 minutes per game lamang ang binigay nga sa kanya na average in 71 games. Sino ba namang makakapag-produce ng maayos kung 8 minutes lamang tuwing NBA game mo ikaw papalaruin? Pero ang problema pa nga dito kay Deonte Burton ay isa nga siyang defensive specialist kung saan marami nang anon sa team ng Lakers ngayon. Kinakailangan nga nila ay 3-point shooting, spacers. At sa tingin ko mga idol, hindi fit etong si Burton doon. Pero I respect the confidence mga idol na sa tingin niya kaya niyang tulungan ang team ng Lakers. Pero kung sa tingin nga ni Burton ay kaya niyang tulungan ng Lakers, eto namang si Damian Lee ay tinulungan talaga ang kanyang team ng Phoenix Suns na manalo. Well mga idol, super tough, insane game winner, insane fadeaway ang ginawa ni Damian Lee para nga manalo ang kanyang bagong team ng Phoenix Suns 107-105. 11 points ang tinala ni Damian Lee at lahat ng yon ay nanggaling sa 4th quarter. Panghuling point ay pampanalo sa kanyang ang team. Kaya naman tuwang-tuwa ang kanyang mga bagong teammate, ang mga Suns fans, ang mga Warriors fans, pati na nga rin itong si Stephen Curry. Panoorin natin to. Ha? Cash? Talk your talk, D-Lee. Talk your talk, D-Lee. Come on! Come on! Come on! Yeah, Dave! Stick with it! Stick with it! The kids asleep! I don't care! Stick with it! Woo! What? I'm sorry, Candace crying. I woke him up. There you go, D-Lee!